ginagawa ko. Come in. Oh, hi, son. Hi, Papa. Welcome. How are you? How are you? Good. How about you? Okay lang. Sabi ni Aisel na maaga ka daw umuwi. Yes, you're right. Maaga ako umuwi. Is something wrong? Yildiz lost the baby. What? But how? Hindi ko din talaga alam. Baba, nawala ba siya dahil sa akin? Of course not. It's not your fault. Why would it be? Ewan ko, I was against it at first. Baka narinig niya ako. Wala akong kinalaman sa nangyari ko. Sometimes things like that happen. I'm wondering what made you think like that. Was it your mom? No. We only talked about it once. I really felt sorry for her. Sabi niya lang, nothing in my life will change. Parehas lang kayo na sinasabi. Talaga? Papa, I feel really bad. Anak, you really don't have to worry about it. Wala kang kasalanan. Huwag na natin pag-usapan yun. Kahit anong mangyari, importante ka para sa akin. Understand that? Okay, Papa. Sige na, go to your room and I'll check on Yildiz. Tara. Welcome po. Salamat. Nasaan si Yildiz? Nasa kwarto po siya. Pero kasama niya si Mr. Harit. Sasabihin ko kung gusto niyo. Ganun? Oo. Pakihintayin niyo na lang po siya sa sala. Okay, hintayin ko. Welcome, Zainab. Salamat. I'm sure may issue na naman kaya nandito ka ngayon, no? Nakunan kasi si Yildiz. Nakunan si Yildiz? Siyempre, hindi mo alam yun kasi wala ka namang paki sa kanya. Alam kong ayaw niyo kay Yildiz pero wala namang mawawala sa'yo kung maging mabait ka eh. Okay. Hindi ko naman kasi alam na ganun. I'm sorry for her loss. Hinihintay ka lang niya, Ms. Zainab. Oh well. At least hindi na kami magkakaroon ng kapatid. Zainab! Okay ka lang ba, Abla? Iiwan ko na kayo. Kumusta ka? Ano pa ba sa tingin mo, Zeno? Maaabla ko. Huwag ka nang malungkot. Mas mabuti nang nalaman natin ngayon na mas maaga kaysa umasa pa tayo ng ilang buwan tapos mawawala din pala. Tayong dalawa lang ang nalulungkot, Zeynep. Wala silang pakialam doon. Sobrang saya pa nila ngayon. Sige, tahan na. Hindi ko to kaya. Ang akala ko magkakaanak ako tapos ngayon mag-isa ako nagluluksa. Siyempre naman hindi. Tingnan mo nga si Halita, lungkot din niya. Wala siyang pakialam. Sarili lang niyang iniisip niya. Abla, basta sabi mo lang yan kasi malungkot ka, pero tandaan mo iba-iba ang mga tao kapag nalulungkot. Di naman porket di siya naiyak ngayon, ibig sabihin di siya apektado sa nangyari. Zeynep, pakiramdam ko mag-isa ako sa buhay na to, trato nila sa akin para akong ibang tao. Ano ka ba, Abla? Huwag mo nga sabihin yan. Anong sinabi ng doktor? Pwede ka pa daw ba mabuntis ulit? Ewan! Wala siyang sinabi sa akin. Oh, kita mo, sinasabi ko. Magkakabibi ka ulit niyan sa tamang panahon. Buti umalis na si Mama. Kundi isa pa din yung malulungkot. Zena. Oh, tahan na. Okay. Okay, pero hindi ko alam kung si Alejan ba talaga ang nagpadala nito sa atin. Bakit kaya? Hindi ako makapaniwala, pero parang ganun nga. Yun nga. Bakit kaya gagawin ni Alejan yun kay Yildiz kung sila ni Zeynep? I really don't know, Jeanette. Pero sigurado akong may rason to. Sure yan. Sige, hiyaan mo na nga yun, Abla. Tayo na lang ang kumilos. Dapat gamitin na lang natin ang mga pictures na to, ha? Hindi pwede, Jeanette. Kailangan ko munang malaman ang lahat.
baka magbago ang buhay natin. Paano naman magbabago, Abla? Sige, sabihin mo nga. Alam mo, kung maging kakampi natin si Alihan, mas madali na nating pababaksakin si Halit. Pero alamin muna natin kung bakit galit sa kanya si Alihan. Hindi, ayoko na sumali. Ayoko na talaga. Sawa na ako. Sasabihin ko na kung ano ang tama ngayon. Tama na to! Bahala ka. Pupuntahan ko na lang at bibisitahin ko si Alihan bukas. Tama ka, Abla. Tama ka. Abla? Hmm? I'm really bored. Do you wanna go out? Ayoko. I don't wanna drink today. I'm on a detox, you know. Ang boring mo naman. Better get used to it. Baba? What's wrong? Yildiz lost the baby. What? Sinabi nga sa akin ni Zainab kanina. I'm sorry. I can't believe this. Dinugo na lang siya nung biglang hinitid niya ang mama niya. Tinakbo siya sa ospital. She is in her room resting. I want you to check on her later, okay? Sure, Baba. Of course. Akit na ako. Baba, are you okay? I'm okay. Parang he's about to cry as if naman wala siyang ibang anak. Ay, Abla, no. I think that's too much na. Ano ka ba? Mag-isip ka nga. All the properties will be shared among 4 people then. You know, you should think of the future. Lila. Hmm? Abla. Halika. Okay ka na ba ngayon? Hmm? Nanghihinayang talaga ako kaya ako nalulungkot. Oo, pero magkakabibi ka pa. Huwag ka mag-alala. Sa totoo lang, pakiramdam ko, wala na akong silbi. Grabe naman, huwag kang ganyan. Hindi mo naman kasi maiintindihan. Huwag mo sabihin yan. Pati tuloy ako nalulungkot. Huwag ka nang malungkot. Kumusta ka? Okay na. Aalis na ako. Para makapag-usap kayo. Dito ka na, mag-dinner. Salamat, pero hindi naman ako gutom. Mauuna na ako. Bumalik ka, ha? Oo naman, Abla. Huwag ka na masyadong malungkot, ha? Di ako malungkot. Wala naman akong oras malungkot para sa iba dyan. Good night. Yakshamlas. Yildiz, I'm really sorry for all of these. Hindi mo alam kung gaano kasakit? Oo. I just didn't expect na ganyan ka ka-affected. Anong inaasahan mo? Pinalayas mo si Mama dito. Yildiz, may surprise ako para sa'yo. Bibilhan ko ng bagong bahay ang mama mo sa bursa para lang makabawi sa kanya. Talaga? Kung yun ang rason kung bakit nawala ang baby natin, maisip mo baka mapasaya kita. Bibilihan mo ng bahay si Mama? Tapos, ilalagay mo sa pangalan niya mismo yung bahay? Oo, tama. Masaya ka ba? Oo. Pero sana talaga hindi na lang nangyari to. Bata ka pa naman, Yildiz. We can always try again. At siguradong magkaka-baby pa tayo ulit. Sana nga. Let's hope for the best. Isipin mo na lang na things like this happen. Huwag mo na rin isipin ang dahilan kung bakit nangyari yun. Okay. Bababala ako. Magpahinga ka na muna. Sige. Magiging okay din pala. Pwede natin gamitin ng company sa Luxembourg. What do you think? Sige. Sige, but not just yet. Let's take a break first. Sige, huwag kang mag-alala. Pag-aaralan natin. Ah,
Alihan, listen. Napansin ni Zeynep na may problema tayo dahil dito kay Halit. And what? Dapat ko na lang pang kalimutan yung nangyari kay Baba for Zeynep's sake. Alam mo, if you're aware of the implications, this may bring at tanggap mo naman yon. Wala ka nang maririnig sa akin tungkol dyan. I've made up my mind, Hakan. We will stick to the original plan. May dalawang paraan para magawa yun. We will divert Halit's attention from his job papunta sa panggugulo ni Ender kay Yildiz. That's the signal for us to come in. Oo, pero wala pang ginagawa si Ender sa pictures. Okay lang yun. Gawin niya yung gusto niya. Ang importante ay busy si Halit. Okay? Siya lang naman ang laging reason kung bakit nag-aaway ang mga babae sa buhay niya. I agree. I'm serious about that. Yun talaga ang gusto niya. Ini-enjoy niya yung idea na pinag-aawayan siya ng mga babae. I'm telling you, he's just a damn narcissist who loves the attention! Sige, sige. Ituloy niya lang yon. Pabor sa atin yon. Exactly. Exactly. The busier he gets, the better for us. Bakit, anak? Kamusta ka naman dyan, mama? Sinusubukan ko pa din maging okay, Yildiz. May sasabihin ako sa'yo, mama, na makakapagpasaya sa'yo. Ano yun, anak? May nangyari ba? Bibilahan ka ni Halit ng bagong bahay dyan sa bursa. Seryoso ka ba? Yeah! Di mo naman ako niloloko, di ba? Hindi, seryoso, mama. Gusto daw niyang makabawi sa'yo dahil sa mga nangyari dito nun. Yildiz! Ipapakita ko talaga sa lahat ng tao ang bagong bahay ko na yan. Lalo na si Ingiterang Mevbike na yan. Mamatay siya sa Ingit kasi di talaga siya uubra sa akin. Sige, mamamatay sila sa Ingit. Oo, anak ko. Hala, proud na proud talaga ako sa'yo, Yildiz. Basta wait ka lang dyan, mama. Hindi naman ako nagtitiis dito para sa wala. Makikita mo sa susunod buong building na ang ibibigay niya sa'yo. Yildiz, ang galing-galing mo, anak. Ang talino mo. Ang talino mo. Relax ka lang dyan, mama. Ang swerte-swerte mo naman. Sige na, bye. They'll have a big concert soon. Will they go to Turkey? Yep. Are you watching? I don't know, maybe if you're coming. Tara, let's watch it. Yildiz, I'm sorry for your loss. Kawawa ka naman. Yildiz, I'm sorry din. Sorry for your loss, Yildiz. Salamat. Congratulations. Yun naman ang gusto nyo. Sana masaya na kayo. At bakit naman? Of course, we never wanted that to happen. Isa lang ang sinabi mo, Zera. Hindi ko talaga yun nagustuhan. Total, noon ko pa naman alam na ayaw nyo talaga sa akin. Yildiz, abla, I didn't want that to happen. I admit, nagalit ako, pero I don't want you to lose the baby. Alam ko yun, Erim. Alam kong mabait ka, pero teka, nasan ba ang babam nyo? Sa study room niya. Pupuntahan ko lang siya. Zera, sabihan mo na agad ang BFF mo. Pa-party na siya. Sinong BFF? Sino pa ba? Eh, isa lang naman ang kaibigan mo. You're talking about Ender, huh? Feeling mo naman ikaw lang ang rason niya to throw a party. Gagawin niya yun. Sorry, Erim, pero totoo yun. Don't mind her. She's gone crazy. Hayaan niyo siya. Oh, bakit bumangon ka? Magpahinga ka lang. Nakakainip sa kama lang. Sabi ng doktor, gumalaw-galaw daw ako. Ay. Okay, sige. Pero okay ka na ba? Oo. Talaga? Oo, dear. Nakausap mo na ang mama mo? Oo. Sobrang saya niya. Sabi ko, ginawa mo yun para sumaya ako. Correct. Gutom na ako. Kakain lang ako. Papanik mo na lang kay Aisel. Sige. Yildiz, parating ang mga expert bukas. Sinasabi ko na sa'yo.
expert? Inaayos ko kasi yung insurance para malaman natin ang current value ng mga alahas at portraits. Meron akong dalang alahas. Gusto ko sanang ipagaya. Ipapakita ko sa'yo. May tanong din pala ako. Kapag pinagaya ko tong mga alahas ko, magiging malaki ba yung pinagkaiba sa pinagayahan dun sa kinopya? Baka kasi mahalata ng asawa ko. Mga eksperto lang ang makakapagsabi. What's the matter? Pero, pupunta tayong doktor bukas. Naisip ko kasing magpasama sa'yo. Sasamahan kita sa doktor? Oo. Sasabihin sa atin ng doktor kung ano yung mga dapat nating gawin at iwasan. Ayoko naman kasing pumunta mag-isa. Gusto ko kasama ka. Tsaka ang lungkot ko kasi ngayon, parang ngayon na lang ulit. Hindi ko to kaya mag-isa. Please naman, intindihin mo naman sana halit. Samahan mo na ako sa ospital. Parang awa mo na, sige na, ngayon lang naman ulit. Pero kailangan ko ng suporta mo, baka hindi na tayo magkababy ulit dahil sa stress. Yildiz. Please, samahan mo na ako, please. Yildiz, when's the appointment? Bukas. I-cancel mo na ang expert tapos samahan mo ako. Okay, sige. Pero hindi ako pwedeng magtagal doon, okay? Okay, dear. Tama na yung hawakan mo lang ang kamay ko. Salamat, dear. Salamat talaga. Diyos ko. Akala ko mahuhuli na ako. Ngayong wala na si Halit. Sasabihin ko na nag-cancel yung doktor. Mr. Safek, kailangan ko nang kunin yung mga alahas na pinagawan ko ng kopya sa isang linggo. Sasabihan na lang kita kung kailan. Ang galing ko talaga. Aisel? Ano po yun, madam? Sino sila? Mga experts daw na titingin ng mga alahas at paintings. Nandiyan na ba si Halit? Oo, nasa opisina siya. Okay, sige. Ito ang unang studio portrait niya. May tatlo pa nun sa series. Sweetheart? Bakit? Pupunta tayo sa doktor, di ba? Nagbago isip ko. Tatapusin ko na lang ang insurance ngayon. Sana sinabihan mo ako. Nagpa-schedule ako kasi. Akala ko sasama ka. Nagulo na lahat ng plano. Nakakalungkot naman. Yildiz, ipareschedule mo na lang. You're free the entire day. Ikaw kasi ang busy. Okay, so you can go see him some other time. Ano kasi, ang sama talaga ng pakiramdam ko pag gising ko, di ko lang sinabi. Hindi pa din ako nagpapatingin pagkatapos ng operasyon. Magpapa-examine sana ako para malaman ang mangyayari. Unahin na lang sana yung mga portraits tsaka na yung mga alahas para umabot tayo sa doktor ngayon. Yildiz, kunin mo na yung mga alahas sa safe. Tatapusin na to today. Sige na. Makit ka na. Kunin mo lahat ng alahas sa safe para ma-examine nila dito. Okay. Tatawag din ako sa doktor ulit. Nakulagot ako. Mauna na ako. Where are you going? Kay Zainab na lang ako magpapasama pumunta sa doktor. Sige, hintayin mo na ako. Sama ko. Hindi na kailangan. Busy ka ngayon. Yildiz, just sit down and wait for me. Go ahead. Come in. Alihan. Welcome, Ender. How are you? I'm very good.
So how can I help you? I was thinking maybe we can help each other. It seems very important para pumunta ka pa dito. Nandito ako dahil sa pictures na pinadala mo sa akin. Excuse me? Alam kong ikaw ang nag-send sa akin ng mga pictures ni Yildiz, Alihan. At dahil alam mo na ngayon, you think it's a good idea na magtulungan tayo, huh? Very smart, Ender. It's just sad that you underestimate me. Hindi ako magsasalita kung hindi ko alam kung sino ang source. Now that you know, hindi ka naman pumunta dito para makipagkwentuhan. What do you want? Oo, hindi ako makikipagkwentuhan. But I do have some questions running on my mind. Hindi ko lang maintindihan kung bakit biglang magkakampi na tayo ngayon. You don't have to know. Fine. If that's the case, hindi na ako magtatanong. Ang importante, magkakampi na tayo. Paki-check mo. Is there a problem? Sir, peke ang mga to. Ano? Paanong peke? Sweetheart! Peke ang mga to. Gawa to sa Kron eh. Paano? Sweetheart, baka niloko ka ng jeweler mo. Dapat idemanda mo siya. Hindi naman niya siguro gagawin yun. 40 years na siya nagbebenta ng alahas. Ganun ba? Pero sir, sigurado ba talaga kayong peke yan? Oh, sigurado. Peke to. Sino namang kukuha? Baka isa sa mga nandito sa bahay? Si Aisel ba naisip mo? Imposible. Hindi yung gagawin ni Aisel. I will review the CCTV now. CCTV? May camera pala tayo sa kwarto? Nagbibihis ako sa kwartong yun. Hindi mismo sa kwarto. Nasa loob siya ng safe. Makikita natin lahat ng activity. Oras na malaman ko kung sino ang may gawa nito. Nananagot talaga siya sa akin. Mali naman ang akala mo sa akin, Alihan. Hindi na lang si Yildiz ang pinaproblema ko ngayon. Kung alam mo lang, gusto ko rin gumanti kay Halit. He hurt both of us and I do really want him to suffer. What's your plan? If we work together, we can definitely destroy Halit. Kilalang kilala natin siya. Kaya lalong kaya natin siyang pabagsakin. Pera lang din ang katapat niya. We take away his money, we take away his power. Andrew, mahirap pabagsakin ng ganun kalaking kumpanya, especially if isa din ako sa partner. Kung iisipin naman natin na kami lang ni Halit ang may authority, only we can make executive decisions. Got it?
So what you need now is a new partner. Will you be able to find us a new partner? Of course. Tell me how you'll do that, and sa tingin mo, papayag naman kaya si Hanit? Hindi natin siya tatanungin. What do you mean? Halit gave me a 5% share of the company when Erim was born. Hindi ko pa yun kinagamit. Pero ngayong magulo na, handa akong ibigay yun ng buo sa'yo. That way, mas magiging malaki ang shares mo sa company kaysa kay Halit. Good idea. Pero, anong gusto mong kapalit sa lahat ng yun? Simple lang. Papakasalan mo ko. I will be your partner and your wife. Going on. Bakit wala mga recordings? Ah, baka naman may problema. I'll call the security company para maayos. Paano kung nawala na lahat? Maaayos pa ba yun? Hindi pwede yun, Yildiz. Maayos to. Malalaman natin kung sino talaga may kagagawa nito. O sige. Hello? Hanggang ngayon, nasa opisina pa siya ni Alihan. Bakit kaya ang tagal-tagal nila? Mas alam mo dapat ang sagot. Isa lang ang alam ko, pero di hahaba na ganito. Ganon? Ano naman kaya ang pinaplano ng kapatid mo, no? Umayos ka nga dyan. Kahit kailan di ko ginanyan si Yildiz. Ah, talaga ba, Janer? Hindi talaga, no? At least wala akong sinasabi sa kanya harap-harapan. Pag nakatalikod, meron. Ay, para na akong sasabog dito, ah. Isipin mo rin minsan problema ko. Ano ba naman kasi ang problema mo? Anong problema ko? Di ko makasama ang babe ko as usual. Teka. Anong sinasabi mo diyang di makasama? Ala. Natetext mo, natatawagan mo, nakakalabas pa. Ano pang gusto mo? Magsama na kayo sa ibang planeta? Pare, hindi talaga ako sanay sa ganitong patago. Ang showbiz eh. Diyos, may dalawang beses lang kayo nagkape. Feeling kayo agad? Tumigil ka! Oh, bakit ba? Pwede naman siya tumanggi kung ayaw niya. Ha? Walang kaso yan. Rakiman yan or wine. Ha? Janair, dear. I'm leaving. Bakit? May problema ba? Wala. May tinitingnan lang ako. Bye-bye, guys. Ano nangyari, Abla? Siya ba daw yung nagpadala? Oo. Ay, sabi na eh. Hala. Ano pang issue nun kay Yildiz? Tingnan mo, parang walang kamalay-malay naman si Zeynep dito. Nag-away sila ni Halit niyan. Baka sa sobrang laki ng gulo, nahihirapan siyang bawian si Halit. And the best solution we can see is through a partnership. Okay. Pero anong partnership ang mangyayari? Paano gagawin? Let's just wait and see. Bye-bye, dear. Okay, tingnan natin. Ewan ko ba? So, ano ang balita? Mr. Halit, may in-install silang spy program sa camera kaya na-disable yung recording function. So, kahit na andun yung mga camera sa loob, hindi naman ito nagre-record. Sino naman kaya may gagawa nito? Minsan may mga sindikato talagang gumagawa ng mga ganito. Oo nga, pero nakakapagtaka na dalawa lang ang pinalitan nila. Pwede naman kunin lahat, di ba? Siguro, sinubukan muna nila na dalawa lang muna.
tapos malamang isusunod yung iba. Madalas kasi inside job talaga ang nangyayari sa mga ganitong klase ng nakawan, lalo sa loob ng bahay. Pero ilang taon na dito mga kasambahay namin? Kung gusto nyo, pwede tayong kumuha ng fingerprints at ipacheck sa mga pulis. Siguradong may makikita tayo. Halit! Di na siguro kailangan yun. Ano pa nga ba? Wala na magagawa. When was the last recording date? Malalaman ba natin kung kailan in-installing program? Sir, kailan ang huling nakakuhang date for recording? First week ng October. Are we sure about that? Walang recording nung araw na yon. Malamang ang nangyari doon ay mas maaga pa na-install ang program. I see. Hindi natin sigurado. Okay, paki-reload mo na lang program. Okay, Mr. Halit. Nakausapin ko ang staff na. Hindi kaya si Kimalo yung gumawa nun? Hi, come in, Zainab. May kailangan lang akong papirmahan sa'yo. Ayan, dito. No, may idea ako. What if lumabas kaya tayo mamaya? Ikaw, ako, si Alihan at Irem. Sige, okay sana pero alam mo naman may pinagdadaanan si Alihan. Papayag kaya siya? Oo, Zainab. I'm sure naman papayag yon. Hindi pa rin ba kayo okay dalawa? Di ko talaga masagot yan. Pabago-bago kasi si Alihan ng ugali. Ang hirap niya tuloy pakitunguhan. Huwag ka mag-alala. Lilipas din yon, I'm sure. Ay, hindi ko na talaga alam. Sige, magpapareserve na lang ako mamaya, ha? Okay. Oo nga pala. Mabuti at magkasundo kayo ni Irem. Ibang-iba siya sa mga babaeng nakilala ko noon. Oo, tama ka doon. Para din siyang babaeng Alihan. Oo, oh, di naman. Grabe. Ibig ko lang sabihin yung mas kalmadong version niya. Wala talagang makakapantay sa pagkasumpungin ni Alihan. Totoo. Agree. Sakto yung sinabi mo. Tapos na? Ayan lang ba? Oo, ayan na yun. Salamat. Kita tayo mamaya. See you later. Hindi ko may tatanggi ang mahusay na trabaho ang pinakita niyo dito. Pero, dahil sa mga nangyari, masyado talaga ako naapektuhan. At dahil doon, hindi na kayo magtatrabaho dito ngayon. Bakit po? Si Santi na kayo lahat. Mr. Halit! Bingi ka ba? Pumunta ka na lang sa study room para kunin ang sweldo mo. Naintindihan mo? Umalis ka na. Mr. Halit, please, huwag niyo pong gawin to. Ilang taon na po ako dito. Aysel, makakaalis ka na. Halit! Anong ginagawa mo? Bakit ba sila pinaalis? Anong ibig mo sabihin? May nagbukas ng safe at ninakaw ang alahas at pinilitan ng mga peke. Burado din ang mga records. Anong gagawin ko? Wala, tutunga nga na lang ba ako? Pero paano mo nasiguradong siya yun? Hindi na importante yun. Wala na akong oras para alamin pa ang mga bagay na yan. Umalis na silang lahat. Sana hindi mo dinamay si Aysel. Yildiz, huwag kang mag-alala. May papalit din naman sa kanya. Oh, by the way, pilitan ko ng password ng safe. Ako na lang ang may alam. Kung may kailangan kang gamitin, you'll just let me know. Oo, sige. Kailan nga ba ulit? Kailan yung alin? Kahapon mo pa ako kinukulit, diba? May appointment ka sa doktor ngayon? Ah, oo yun. Tumawag ang secretary, postpone daw. Dahil may operation ng doktor. Na, mabuti na lang. Madami din kasi akong kailangan gawin ngayon. Okay, paano naman ang mga gawaing bahay? Sino nang gagawa nun? Pupunta ang team ko sa boardroom bukas. Subukan mong gumalaw-galaw. Okay ka na, diba? Sige, pero anong gagawin ko? Pwede magluto ka. Sige, iisipin ko kung anong pwedeng lutuin. Sige. Aysel! Aba, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ako bang nagpaalis sa'yo dito? Mrs. Yildiz, wala akong ginawa. Ilang taon na ako nandito at hindi ako magnanakaw. Alam ko yun, Aysel. Pero kilala mo naman si Halit. Hindi naman siya pwedeng magtira ng isa at palisin yung iba.
Mrs. Yildiz, bakit naman ako nadamay? Buong buhay ko nagsilbi ako sa kanila. Hayaan mo makakahanap ka ng trabaho. Hindi na, Mrs. Yildiz, kasi tutulungan mo ako. Anong sabi mo? Alam ko ang lahat ng mga sekreto dito, lalo na sa'yo. Aisel, tinatakot mo ba ako? Mababayaran ka pa rin naman. Mamasukan ka na lang sa iba. Ayoko kasing malaman nila na pinagbintangan akong nagnakaw dito. Kung di ako kukunin ulit ni Mr. Halid, sasabihin ko sa kanya lahat ng alam ko. Aisel, tumigil ka nga. Alam nating dalawa na hindi ka kukunin ulit. Patunayan mo lang na inosente ako. Sa dami ng alam ko, siguradong may paraan ka. May dalawang araw ka pa. Huwag mong kalimutan. Ang dami ko nang iniisip eh. Dumagdag ka pa. They will be sending you the required documents there. Just wait for their advice, okay? Goodbye. Busy ka? Hindi naman. How are you? Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba galing? May mga ginawa lang ako. Kasi, iniisip ko si Yildiz. Bakit? Wala kang nabanggit. Anong nangyari kay Yildiz? Nakunan siya. Seryoso? How is she? Okay na siya. Pero gusto niya talagang magkaanak kaya sobrang nalungkot siya. Magiging okay din siya. I feel sorry for her. Oo. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi naman. Bakit ako magagalit sa'yo? Ewan ko. I've been making you angry lately. Basta, hindi ko nalang masyadong iniisip. May improvement. Bakit kaya Zeynep Yilmaz? Mr. Alejandro Demir, iniintindi na lang po kaya kita. Thank you. Okay. Anong gusto ni Ender? Wala lang yun. Nagtanong lang siya tungkol sa marketing projects natin. Yun lang. Ganun ba? Oo nga pala, kinausap ako ni Hakan. Dinner daw mamaya, niyaya tayo pati si Irem. Okay sa'yo? Zeynep, may project akong kailangang tapusin mamaya. Sorry, di ako makakapunta. Next time? Sige, wag na lang. Anong klaseng project ba yan? Pwede naman kitang tulungan para matapos ka kagad. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ibang project to. Okay, sige. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumama sa kanila. Then, magkita na lang tayo pag natapos na ako. Okay ba yun? Okay. Sige. Okay. Babalik na ako sa trabaho. See you. Papakasalan mo ko. I will be your partner and your wife. Bakit, Zeno? Hello, Abla. Kumusta ka? Okay lang, ikaw? Meron pa ba masakit sa'yo? Wala naman. Hindi ako makahiga buong araw. Nagluluto kasi ako ngayon, no? Nagluluto? Bakit mo naman pinaparusahan ng mga tao dyan sa inyo? Haha, pang-asar ka talaga. Pinaalis kasi ni Halit lahat ng tao dito sa bahay. Kaya ako muna lahat hanggang dumating yung kapalit. Ano bang nangyari? Nako, mahabang kwento. Huwag mo nang alamin, baka mainis ka lang. Hala. Huwag mo nga pakialaman mga gamit ko. Anong sabi mo, Zeynep? Wala, Abla. Wala akong sinabi. Wala yun. Oo nga pala. Kasi sinabi ko kay Alehan yung sa baby. Pinapasabi niya sorry daw sa nangyari. Salamat. Mamaya nga pala, magdi-dinner kami ni Hakan at Irem mamaya. Baka gusto mo sumama? Iyain mo kaya si Halit? Hindi na. Kapag niyaya ko yun, tatanggi lang yun at baka mainis pa ako. Huwag na lang. Sige, ikaw bahala. Basta sabihin mo na lang ako pag may kailangan ka, ha? Sige, dear. Busy pa ako. Bukas ulit, bye. Ay, wala bang music? Bakit ko ba ito kinakamay? Ahang baho naman, Kadiri.
Ang dami ko pang gagawin. Ang hirap pala nito. Nako, dapat tapusin ko na to. Pasta na lang. Oo, pasta na lang ang dinner. Dai 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 da la la. Good tidings we bring to you and your kin. Hey! Oh, bakit ang saya-saya mo yata dyan? Sobrang matutuwa ka dito sa ibabalita ko sa'yo. Oh, really? Mm-hmm. Ano ba yun? Ready ka na ba? Oo. Nakunan daw si Yildiz! Anong nakunan? Narinig ko kausap siya ni Zeynep. Nakunan daw siya. Erin will be happy. Hala, hala. Abla, may hormonal imbalance ka ba? Magiging mamamatay tao pa dapat tayo dahil sa batang yun. Tapos ito ngayon, sasabihin mo lang, Jenner, di ba sinabi ko na sa'yo? Wala akong pakikay Yildiz. Wala na. Ako naman, ano ka ba? Pabago-bago na talaga ang ihip ng hangin na. Tapos naglilihim ka pa sa akin. Mahiya ka naman. Pero di bala na, ayoko nang alamin. Hindi, ayoko na talaga. Ayoko na. Ewan ko sa'yo, magbihis ka na nga. Gutom na ako. Bilis. Bilis.